yan. Yun. Wala, struggle is real. Alright, 44.80. Leaded. Yun. Wala, struggle is real. The struggle is real. Stank. Alright, let's go. Let's go! Alright, good morning mga chong! Ayan! First time natin gagamitin si Maxi papasok ng trabaho. So, tingnan natin yung mga advantage at disadvantage nito. Ngayong umaga nito, maganda nating talakayin natin yan. Para ka nga naman nang nasa supa. yun yung first advantage nito ni Maxi. Para ka lang nasa supa. Napakomportable niya kapag ikay nagmamaneho. Tapos yun, medyo ano talaga siya, komportable. Tsaka hindi naman sila, hindi naman tulad ng iba na ano, mahirap isingit. Okay naman para sa akin kasi hindi naman ako singitero. Bihira lang. Parang ano lang naman din, para ka lang din namang naka-scooter na maliit. Pero medyo nakakailang lang yung kanyang sa harapan. Yun lang naman. Tsaka titesting din natin siya sa traffic. Papasok ng trabaho. Last time tinesting ko siya sa mga palengke kung pwede siya. So far naman okay naman siya dun sa palengke mode. Palengke mode talaga yan. Ha? Kasi yung mga palengke natin ngayon, medyo umukay-ukay na. Hindi tulad ng dati talagang masikip. Kasi nag-aayos na yung local government natin, mga barangay captain, yan, mga kagawad. Masipag na sila ngayon mag-ayos ng mga palengke sa mga kanilang nasasakupan. Kaya, so far okay naman ha. Uy, mag-aaral kayo mabuti mga kids. Yeah. Yun, tansya-tansya lang. So far, okay naman siya sa singitan tulad nun. Hindi natin nakasanayan ay yung mavibrate. Mavibrate ang kanyang ano, kanyang front. Sa harap niya ito, medyo mavibrate yan. Kung makikita niya yung side mirror ay no, medyo nag-ano siya, nagsishake yung ano, side mirror dahil sa vibration niya. Although okay naman, siguro dahil nga medyo malaki yung kanyang makina dahil 4 bulbs nga siya eh. Compare sa mga iba. Kaya siguro kapag galing ka sa small cc na scooter, mararamdaman mo talaga yung kanyang vibrates sa harap. Pero sabi naman ng iba, normal naman daw sa kanyang posture diyan na medyo ma-vibrate. Para ka na kotse kaya, para ka na kotse kasi kailangan mo tansyahin yung sa harapan mo eh. Na para kang may bumper, pero dito sa motor walang bumper. Diretso bulong. Diretso tilapon kapag di ka nag-iingat. Kaya tansya-tansya tayo mga chong. Overall, oh, yung arangkada nyo, oh, okay na okay, di ba? May angkas pa ako nyan mga chong. Angkas pa natin sa OBR. Kaya ayos na oh, ayos. Ayos na ayos. Makakatotohan ng question ko dyan ay mas ano, mas maganda yung acceleration ni ano, Honda Click 150. On my own opinion ah. Yung ano lang, yung first, siguro mga first 20 or 30 na arangkada niya. Mas maganda yung ano, arangkada ni Honda Click. Mas smooth. Pero ito to, ano to eh, parang kumbaga, ay, rikurik. Kumbaga sa ano eh, kumbaga ba sa larangan ng ano, parang diesel, kumbaga ba mga first
one first 30 kilometer or 40 mararamdaman mo vibrate niya. Pero once for pero once na nasa gitna ka na, smooth na talaga siya. Pag umakit na siya ng ano ng 40, nagiging smooth na siya. Tipong para kang nasa sofa. Ayos. Yun nga mga chong, no? Bukawan yung mga nakarang vlog ko. Parang mas gusto ko before yung Aerox dahil nga syempre isa sa mga gusto ko din nung dati nung unang nilabas. Pero naging ano, naging batayan ko yung comfortability versus ano eh, looks. Ayan nga. Dahil nga nanaig talaga sa para sa akin sa ngayon yung ano, yung comfortability over the looks. Kasi nga, may lagi nga tayong may angkas. Siyempre, hindi lang naman pansarili mo siyang ano, gagamitin. Siyempre, consider mo din yung angkas mo, si OBR. Lalo't lalo na kailangan natin ng kanyang ano, kanyang abiso sa pagbili. Alam naman natin mga chong, di ba? Na ang kaban ng bayan ay nasa OBR. So, yun. Napag-desisyonan namin na punta tayo sa relax. Comfortability. So, we choose NMAX over, ano, over Aerox engine. Dahil same lang naman sila ng engine. Yung looks and comfortability lang talaga. Yung napagbasihan natin bago. Siyempre, hindi mo naman din basta-basta mako-compare to kay ano eh, kay Honda Click. Dahil si Honda Click ay 2-valve, si NMAX naman ay 4-valve. So hindi naman patas para kay Honda Click na i-compare mo siya kay NMAX, pero siyempre yung ano lang naman, yung mga ibang ano lang naman aspeto na talagang minsan may hambing mo kasi galing tayo dun eh. Siyempre, nasubukan natin yung Honda Click kay Honda Click at saka NMAX. Kaya talagang alam kong yung comparison niya between of them. Kasi nagamit ko si Honda Click ng almost 1 and 4 months. Diba ang tagal nun? Yung pagsasama namin, ataw, pagsasama namin talaga eh, no? Kasi, ano lang, quick, ano lang, history lang mga chong. Kaya napamahal talaga sa akin si Honda Click kasi kasabay siya, baba, kasing edad siya ng pamangkin ko. Taga, kung anong edad ng Honda Click ko, yun din yung edad ng pamangkin ko. Kaya talagang medyo masakit sa damdamin nung pagkawala at pagkalayo namin ni Honda Click. Pero yung ano naman, okay naman siya. Ayos naman namin paghiwalay, ha tao. Ayan o, oo. Yun ang mamimiss mo kay Honda Click. Yung acceleration niya. Acceleration niya sa stop. Pero ayan o mga chong, ang bilis. Bilis ng 60 naman natin once na nag-accelerate na si ano, NMAX. Ang bilis ng 60 niya. Mabibilis na tayo magpatakbo yung makasabayan natin. Eh tayo, relax lang naman tayo. O, masikip din dito eh. Ganun pa man, talagang traffic talaga. Minsan niya, saan mo nga, May? Ah, yes, alright. Abas tayo. Yan, pasa niya, saan mo pa yan? Alrighty. Ha? Backdoor daw kami. Wow, nagbabantang ulan, mga chong. Medyo struggles will pa naman tayo dito sa mga sasusian natin. Ano na, dulubhasa na kay NMAX. Bali, wala na sa kanila yung tansyahan. Pero sa atin, syempre,
doon pa rin tayo sa point na nag-ano pa tayo, nag-a-adjust. Ayan mga chong, isa itong madadaanan nating Petron, isa sa pinakamura yan na ano, ayun, kung makita nyo mura yung ano nila. So dinadayo talaga yan ng mga motorista. Aray ko. Aray ko. Totoo. Yan nga macho, masusubukan natin talaga si Maxi sa mga ganitong traffic moment. Everyday naman talagang traffic eh. Ganito nangyayari rito. Lagi natin nasasalubong yung traffic. Papasok, pauwi, traffic. Diba? Ayun macho, wala nang problema sa singitan eh. Oh, diba? Swabe lang. Pero medyo malaking angle lang talaga yung kakainin niya sa pagliko. So, tansya na lang kayo. Make your own tansya. So far so good. Totoo, itay, takmong chabi lamang. Tartar, kapit ka lang dyan ha. Kasi ano eh, long weekend, tapos, ayan na, dumagsahan na sila. Kung walang traffic enforcer yun, malamang nandito sila sa third lane. Siyempre, ganun talaga eh. Kumbaga ba, sa araw-araw talaga, ang tawag yan, survival mode talaga. Hindi natin sila masisisi eh, pero kailangan ka talaga. Oo, ganyan talaga ang buhay Pilipino. Iwagayway. Hala? Alang anin? Oo. Kasi mga nagkukundamahog yun eh, papunta doon. Para tayong mga uod. Sa one eternity later. Ayan. Nakarating din si Maxi dito sa trabaho. Ayan, okay naman yung traffic. Yun lang, doon naman tayo medyo masakit sa bangs. Pero yung sa mga singit-singit, wala naman naging problema. Hindi naman tayo nahihirapan sa pagsingit. Medyo maputi kasi doon sa Luzon, kaya sa communal tayo doon. So ngayon, papasok na ako sa trabaho. Mamaya na lang ito mga chong. Ride safe mga chong. Mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. At huwag kalimutan i-like and share ang video natin. Bye-bye!